Magandang gabi, mga kamahalikan. At heto na naman tayo. Meron naman akong bagong isasalaysay sa inyo na panibagong kwento sa gabing ito. At ito po ang ating kwento. Isishare ko lang po yung kwento ng mama ko about doon sa inupahan naming bahay sa Misamis Oriental. Alas 6 ng hapon na nagkayayaan yung barkada ng kuya ko dahil magsasalo raw sila sa birthday debut ng girlfriend ng isa sa mga barkada niya. At yung kuya ko ay kasali sa 18 Roses kasi matagal na rin naman na classmate niya yung babae. At first, alam ng kuya ko kung hindi siya papayagan ng mama ko dumalo sa event na yon kasi nga gabi na at baka wala na siyang masakyan pa uwi. Kaso dinahilan niya yung 18 Roses kaya pinayagan siya. Basta kapag ginabi na doon ka na lang sa barkada mo matulog. Tawagan mo na lang ako, ani ng mama ko sa kanya. Dali-dali namang umalis yung kuya ko habang suot-suot yung tuxedo at pinahiram sa kanya ng barkada niya. Alas 8 ng gabi nang nakatanggap ng message yung mama ko galing sa kuya ko at sabing, "Ma, mukhang bukas na lang ako makakauwi kasi 9 na po magsisimula yung event." Hindi na nag-reply pabalik yung mama ko. Alas 10 uli ng gabi nang makatanggap si mama ng message kay kuya na may matibid na salitang, "Mama." Medyo nawarduhan si mama nung time na yon. At syempre, ako na rin. Yung dahilan namin ay baka discontinued message lang yon. Naulit pa ito ng alas 11 ng gabi na kung saan natutulog na kami ng mga oras na iyon. At nung alas 12 ay nakareceive ng tawag yung mama ko galing kay kuya at dali-dali niya naman itong sinagot. "Hello?" Mga 5 beses sinabi yan ni mama nang napakalakas at marinig ko yun kasi magkatabi lang naman kaming matulog. Kaso ang pinagtataka ni mama ay kung bakit hindi nagsasalita si kuya sa kabilang linya at kung bakit parang zero noise yun. Idiba nga na sa event sila. So imposibleng walang ni isang tunog ng nagsasalitang MC or sigawan ng mga tao sa paligid. Kaso ni isang katiting na tunog ay walang narinig si mama. Doon na siya kinalibutan. Eto pa, ayon sa kwento ni mama, may kumatok sa pintuan namin. Bandang alas 3 ng gabi. Tatlong katok yung gabing iyon. Naalimpungatan din siya dahil sa kahol ng aso na ito ay nakatali lamang sa gilid ng pintuan namin at 2 metro ang layo. Pinagbuksan yon ni mama at doon tumambad yung kuya kong seryoso ang muka at parang blanco ang ekspresyon, yung parang lutang kumbaga. "Oh, ba't ka pa umuwi? Malayo ka ba?" Ani raw ng mama ko sa kanya. Hindi raw kumibo si kuya at sa halip ay sinagi lamang siya nito at dumaritso sa sala at nagubad ng medyas. "Diba sabi mo sa kaibigan mo ka makikitulog? Alas 3 na ng gabi. At nagawa mo pang umuwi? May nasakyan ka ba pa uwi?" Tuloy na paninirmo ng nanay ko sa kanya pero hindi raw ito kumibo. Nabaling ang usapan nang mapansin ni mama na hindi pa pala na isasara ng kuya yung gate ng bahay. "Isarado mo muna yung gate bago ka matulog." At sa pagkakataong yun ay dandahang tumayo yung kuya ko at lumabas ng bahay.
si Mama ay naiwang nakaupo sa silyang kutsyon namin sa sala habang naghahantay na bumalik yung kuya ko. Ngunit lumipas ang 5 minuto at di pa ito nakakabalik na siyang pinagtaka ni Mama. Dali-dali niyang sinundan sa labas si kuya at napagtanto niyang nakasarado na ang gate at wala na rin yung kuya ko. Sa oras na yun ay binalot si Mama ng galit kasi kutob niya ay umalis na naman si kuya. Hindi na ulit nakatulog si Mama at sa halip ay naghintay na lang siya magdamag sa sala hanggang sumapit ang kaumagahan. Alas 7 ng umaga nang magising ako sa sermon ng Mama ko. Putang ina! Ba't umalis ka uli kagabi? Naguguluhan si kuya habang dala-dala yung balot niyang tuxedo sa plastic at nakadamit pambahay na siya. Ha? Di ba nagtext ako sa inyo na bukas na ako makakauwi? Di ba nabasa yon? Tsaka, anong umalis ulit? Doon nga ako natulog kina... sa kaibigan ko, di ba, Mama? Ginagago mo ba ako? Nakatanggap na kami ng message mo eh. At tawag. Kasi wala ka rin namang sinabi. Ha? Anong tawag po? Hindi ko kayo tinawagan kagabi, Ma. Eh ano tong nasa history ko? Tingnan mo. Ewan ko dyan. Promise, maniwala kayo sa akin, Ma. At saka nag-expire na yung promo ko nung 8 p.m. Kaya ang huling message ko na lang yung nagpaalam akong sa kaibigan ako makikitulog. At sa mga oras na yon ay binalot kaming lahat ng pagtataka at pagkagulo. Hindi ka umuwi kagabi ng alas 3? Hindi kumatok ka pa nga sa pintuan natin eh. Kinakahulan ka pa nga ng aso. At saka, nadaplisan mo ko sa siko ko nung dinaanan mo ako. Sabi ni Mama habang nakakunot lamang ang noo ni Kuya. At saka nung inutusan kitang isarado yung gate ay hindi ka na bumalik uli. E baka nagsisinungaling ka lang. Ma, maniwala ka sa akin. Gusto mo i-video call pa natin yung kaibigan ko. O di kaya sa Mama niya para malaman mong sa kanila ako nakitulog kagabi. Talaga ba? Saan yung umuwi kagabi? At dito po nagtatapos yung aking kwento. Salamat po. Magandang gabi, mga kamaharlikan. At heto na naman, mayroon naman tayong panibagong kwento na isinalaysay sa gabing ito. Sadyang nakakatakot yung kwento natin na akala ng isang ina na umuwi yung anak sa mga madaling araw. Yun pala ay ginaya lang pala yung kanyang anak. O ito yung tinatawag na doppelganger. May mga elemento talaga na mahilig manggaya nat sa atin at mahilig manlin lang ng mga tao. Sa mga case na ito, kailangan talaga na marunong tayong magkilatis dahil hindi talaga natin alam na yung mga kaharap natin baka hindi pala sila yun. Dahil madami talaga ang nag-e-exist na mga elemento sa mundong ito. Kaya mga kamaharlikan, sabi ko nga, ang parati ko nga sinasabi sa inyo na maging maingat parati at magdasal sa Diyos na nasa langit. Lagi po nating tatandaan mga kamaharlikan na madami ang mga matang nakatingin sa atin, lalo na pag sa dilim. At marami din ang manggagaya sa atin, physical man o yung boses. Kaya parati nating tatandaan na dapat maging maingat at marunong kumilatis sa bawat tao na ating kinakaharap para hindi tayo mabiktima ng isang doppelganger. Maraming salamat sa inyong lahat
mga kamaharlikan. Salamat sa inyong pakikinig sa ating isinalaysay na kwento sa gabing ito. Please like and subscribe and click the notification bell below para parati po kayong updated sa ating latest na mga kwento na ipapalabas sa channel natin. Stay safe and fresh, everyone. God bless. Salamat po sa pakikinig.